babalita na ho natin. Itong nakarang araw, may nagsalitang isang PMA, the PMA yer ang tawag, dating opisyal ng AFP, at nagbanta, parang may pagbabanta. Sabi nila, sabi niya, wag na wag nyo daw gagalawin si former President Duterte at saka si VP Sara Duterte at sinama na rin yung SMNI, or else makikita ninyo ang galaw ng military ng parang kanyang banta. Some people consider it as a threat. Some people consider it as igniting a military junta. Actually, may nakita pa nga ako sa Twitter, sinasabi, tamo na. Tamo na. Talaga nagbabalak. Yun ang ganun ang sinasabi. Ang akin naman, wala naman nung siya sinasabing siya ay nagbabalak. Diba? Ang sa kanya lang naman po, huwag kayong gumawa ng hakbang na against the Constitution. Dahil huwag yun nakakalimutan, ang ating militar ay nakabase sa Constitution. Ito po ay gumagalaw para protektahan ang ating konstitusyon, lalo na ho pag binaboy na ng milit ng mga government official. Yan ang kanilang trabaho. Yan ang pinaka sabi nga, last call, ika nga. Ibig sabihin, kasi alam naman natin sa ating konstitusyon, since we are a presidential form of government, medyo yung pinaka-presidente ang namumuno, at pag nakita ng militar na binababoy ng gobyerno, ng presidente, o di kaya ng kamara, at ng mga mambabatas ang konstitusyon, meron o silang duty to protect it. Diba? That's why it happened, the revolution, the EDSA revolution 1 and 2. It happened wherein they unseat a sitting president. And eventually, what was declared as constitutional because it was somehow acknowledged by international community. Diba? Laging tanda natin, napaka-importante ng papel ng international. Diba? So, ito ang nangyayari ngayon. Tapos, si Roque may binanggit pa. Sabi ni Roque, napraning daw. Ito daw mga nangyayaring galaw ng kamera. Hindi daw ito galaw ni Romualdez. Ito daw ay may basbas ang presidente na si Marcos. Kasi daw, di umano, according. Always, this is just a di umano. Ibig sabihin, ito daw ay dahil daw na misinterpret ni Marcos ang pakikipagpulong ni Pangulong Duterte sa mga militar, mga past official ng AFP, tapos nakipag-meet pa daw kay Xi Jinping. So, na misinterpret daw. In other words, napraning, ika nga. Napraning po. Napraning po si Marcos, kaya daw utos daw niya di umano na patakbuhin at pagalawin ang kamera para sa ICC. Yun ang siste. Diba? Although all of those things na sinasabi niya ay it's just allegation, and hindi naman siya nagbanggit kung sino yung source niya for this hindi confirm kung yun po ba ito totoo o hindi. Okay, pero yun ang balibalita ngayon sa Manila. Okay? Kaya nga ito lang ang masasabi ko diyan. Let it be a warning. This is a warning to the government. Not me, I'm not warning the government. Wala naman po ako, ako isang vlogger lang. And this is a warning to the government. Yung declaration ng isang dating PMA, declaration o yung revelation pala ni Roque, yun po ay maging warning na po sa gobyernong ni Marcos. And alam mo yun, huwag niyo hong gipitin. Hindi ho kalaban ng mga Duterte. Hindi ho sila kalaban. Sa katunayan, ako naniniwala, may nanggugulo. May nanggugulo sa... Kasi, siguro naman. Simpleng-simple lang. Pangulong Marcos, whether you like it or not, whether you accept it or not, listen to this. Si VP Sara Duterte, sinuway niya ang kanyang tatay para suportahan ka noong 2022 election. I think if loyalty is the issue here, pinatunayan na ni VP Sara Duterte ang loyalty sa'yo. So huwag niyong pagdudahan si VP Sara Duterte. Diba? All the declaration of PRRD na hindi niya gusto sa'yo, hindi niya
may banat pa siya sa'yo, eh naging tapat at pumayag si BP Sara Duterte to unite with you. So it's not a question of loyalty. Diba? So don't question the loyalty of BP Sara Duterte. Maybe someone is steering you at nagpapaniwala naman kayo sa sinabi. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kadalasan, ang gumugulo sa gobyerno, sa mga pangulo, ay yung mga bumubulong-bulong. Diba? Yun ho ang kadalasan ng gugulo. Totoo. Buti. Sasabi kasi nabayaran ka daw ni Smugs. Sino Smugs? Kasi di ka nagla-live, anak ng wewe naman. Hindi ko, itong, alam mo, ito ha, pwede ho ba, pa isa lang, putang inan yung mga tanso kayo. Pa isa lang, pwede, isa lang, putang inan yung mga tanso kayo. Kayo'y nagpabudol, idadamay nyo kaming mga solid for President Rodrigo Duterte supporter. Kayo'y nagpabudol eh, mga inan nyo. Diba? Tayong mga tanso ang nagpabudol, huwag nyo kaming idamay. From the very beginning, we are loyal to the Tatay Digong. We are loyal. Sinunod nga namin eh. Hindi nyo ba alam na dapat ang tatakbo noon ay si Isko at saka si Bongo? Tapos kami pang sasabihin yung traitor, kayo mga traitor, mga gunggong, dahil sa putang ina ninyo, ha? Dahil sa inyong mga tanso, kaya naupo yung presidente nyo. So wag nyo kaming idamay sa katarantaduhan nyo. Diba? Idadamay tayo na keso na bayaran tayo na bayaran. Ulul! Yun ang masasabi ko sa inyo. Ulul kayo. Talagang mumurahin ko kayo dahil sa inyo, naghirap ang bayan natin. Dahil sa inyo. Hindi naman makakagalaw ang Marcos kung hindi ninyo pinormot, kung hindi nyo kinampanya. Hindi, alam mo, naalala ko nga nun eh. Eto ha, kayong mga ulul na nagpabudol. Ako, nagalit tuloy siya, may nagalit oh. Taga-Japan oh, nagalit tuloy oh. Ayan, nagalit. Eto ha, makinig kayo ha, pangalan nito. Katfion Tominaga. Ayan ha. Ito lang ha, makinig kayo ng mabuti. Kaming mga nanindigan, katulad nila Jimmy Bondoc, kaming mga nanindigan sa tabi ni PRRD nung panahon ng eleksyon. Ha? Lahat ng lait inabot namin dahil hindi kami kumampi sa inyo. Nilait nyo kami lahat. Ha? Sama ng mga ugali ninyo, halos gusto nyo kaming saktan. Yung mga OFW dyan, nang gusto kaming saktan nun dahil hindi kami nag-unity. Diba? Naalala nyo nun? Oh, tapos ngayon, iiyak-iyak kayo dyan, mga hindot. Yan ang totoo. Iiyak-iyak kayo, nabudol kami na. Eh, bupo kayo eh. Talagang nabudol kayo. Yun lang masasabi namin. Diba? Naiiyak ako. Nagsisisi na kami ulul. Yan ba gusto nyo? Diba? Tapos kami pang sasabihin nyo na bayaran? Nakay ng wedding. Namamasyal kami. Nagbabakasyon. Gusto mo, bumanat ako. Gusto mo ganito? Kaya nga ito nga, this is sabi ko nga sa inyo eh. Itong mga nangyayari sa Pilipinas, hindi kasalanan lang ito ni Marcos. Hindi lang ito kasalanan ni Romualdez. Kasalanan nyo ito, kayong mga nagpaupo dyan. Kala nyo makakalimutan namin yun, mga hindot kayo. Siniraan nyo si Isko. May iskomunista pa kayong nalalaman. Nandito ako sa outlet, ginagalit nyo ako, makabili nga. Di ba? Yan ang totoo eh. O yan si Mok. Ubusin mo na. Ubusin mo yung pera mo. Tapos tatapon mo rin yan. Diba? O, iset aside muna ang problema ng Pasko. Kasi nga yan nga nakakairita sa mga animal na yan eh. Kami nanindigan kami noon. Inapi-api kami noon. Kung ano-ano binato sa amin noon. Naalala ko may issue pa doon. Nung pasasalamat ni PRRD, pinaalala lang sa akin ni Mocha. Binu daw siya doon. Keso traitor daw. Ulul, sinong traitor ngayon? O, sige. Binabalikan ko yung mga nagsabi ha, hindi totoo yun eh. Kasi narinig ko, nandun ako eh. Nandun ako sa tabi ni PRRD, malapit. Narinig ko, wala namang buko narinig. Pero may mga nagsabing binudaw si Mocha noon. Sinabihan ng traitor. O sino ngayon ang traitor? Sino ngayon ang pahiya? O di ba kayo? Kayong mga nabudol. Meron ako nakausap kahapon eh. Solid Marcos to, sabi niya. Solid Marcos ako noon. Pero wala. Wala. Gusto ko nalang tumawa eh. Eh sabi ko naman sa inyo eh. Gagalit pa kayo sa pagmumukha ko nun. Inis na inis kayo sa akin. Tapos ngayon, sasabihin nyo, tama ka pala, banat may. Diba? May ganun. Kaya nga ngayon, tas eto na naman kayo.
Kung hindi kami sasakay sa kwento ninyo, magagalit kayo, sasabihin nyo kami pabayaran. Mga hindot pala talaga kayo. Bakit ay gunggong? Binigyan ka ng 500, boboto mo. Eh gunggong ka pala talaga eh. Pinagpalit mo yung honor mo, yung iyong gold na pamboto sana. Ipinalit mo sa 500. Tapos magagalit ka, nagkaroon tayo ng politikong huwad. Nagkaroon tayo ng politikong gunggong. Eh sino ba bumoto dyan? Hindi natin pwedeng sabihin na dinaya lang yan. Hindi ho, kahit papaano binoto pa rin. Tama, mali. Pangalawa. Pangatayo eh. Sinabihan na tayo ni Pangulong Duterte. Huwag yan. Ano, nakinig ba tayo? Hindi. Bakit? Eh kasi sabi ni Tangkay at saka ni Barret, okay yan eh. O tanga pala kayo talaga. Nakinig kayo kay Tangkay at saka kay Barret. Naniwala kayo sa Talano Gold. O yayaman tayo kasi may ginto yung mga animal na yan eh. Di ba ganyan tayo nun? Sino may kasalanan? Kaya, sa totoo lang, pasensya na, okay, magagalit. Alam ko namin na nagagalit dyan. Eh, totoo lang, ha? Hindi lang ho kasalanan ni Marcos at ni Romualdez ang problema ng bayan natin. Kasalanan yung mga nagpauto. Yan ang totoo. Kayong mga nagpauto, kayong mga gullible, kayong may kasalanan, at higit sa lahat, kayong mga influencer na kuno, na nagsisisi na, tarantado pala kayo mga putang ina ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit bumoto at naniwala sa inyong mga OFW. Diba? Gusto nyo ng banat? Ito banat mula kay Banat Bay. Sisi tayo ng sisi sa official natin. Sisi tayo ng sisi sa presidente. Sisi tayo ng sisi sa speaker. Tarantado pala kayo eh. Kung hindi nyo inupo yan, hindi sana na nagkaganito. Diba? Kayo may kasalanan. Huwag nyo lang isisi sa isang tao. Dahil always remember this. Sa mga nangangalunya, it takes two to tango. Lalim nung Brad. Alam yung mga nangangalunya? Nga? Yung mga nangangalunya. Yung mga adulterer. It takes two to tango. Ika nga. Kaya yung ano ha. Ako daw ang topic ni Bagong Lipunan. Oh. Ano sabi ni Bagong Lipunan? Di daw ako nagsasalita. Tarantado pala siya kung ganun. Kung ganun na sinabi niya. Ha? Ang lakas niya magsalita porket nasa ibang bansa. Di ba? Kung ganun na sinabi niya. Pero kung hindi ganun na sinabi niya, pasensya ka na. Hindi ba ang akin lang, isa ka rin Bagong Lipunan sa mga nambudol nun, sa mga Pilipinong OFW. Ikaw, I mean, ang budol in a sense, hindi ko sinabing pera ha, hindi pera ang budol. Ibig ko sabihin, nagkampanya dyan sa mga Marcos na yan. Di ba? Bumaligtad daw. Eto, parinig nyo sa kanya to. Sige, parinig nyo sa kanya. I-send nyo sa kanya ito. Ha? Ang lakas lang ng loob niya mga yung magsabi na bayaran-bayaran kasi nasa ibang bansa sila. They know that they will not be, hindi sila malalibel. Di ba? Tapos ako daw, alam mo, kung kulang ka sa pansin at aruga, huwag mo ako idamay. Ayun na ayoko yung mga kulang sa aruga. Kampi ka daw kay Tambalusto, sabi niya. Gunggung ka kung yun ang sinasabi mo, napaka-gunggung mo. Hindi ako kakampi kay Tambaluslos. Animal ka. Tandaan mo yan. Kayo naglagay dyan eh. Hindi naman malalagay yan kung hindi nanalo si Marcos. Sa tingin mo mag-speaker yan? Hindi nga manalo-nalo yan eh. Huwag ka senador eh. At ang lalagay pang speaker? Hindi mananalo yan. Kung, alam mo, nung panahon ng kay Pangulong Duterte, tandaan mo tatlo sila nun. Hindi nga siya umaangat nun eh. Diba? Kung mag-iimbento ka Bagong Lipunan, huwag mo ako idamay. Dan sa katarantaduhan ninyo, huwag nyo ako idamay. Makinig ka, huwag mo ako idamay. Ginawa nyo na kaming banata noon, hindi kami tumumba. Ngayon pa kaya, mga animal kayo? Di ba? Sinabi mo daw kasi planted yung OFW sa Dependod. Wala ko sinabing ganyan, huwag kang tatanga-tanga. Ang sinabi ko, ang mga posibilidad, actually si Dada ang nagsabi niyan, may mga posibilidad na ganoon. Kaya kasi nga, ang paulit-ulit namin sinasabi, in the propaganda world, kailangan mapagmatsyag kayo. Sandali. Kaya nga, isipin nyo to ha. Isipin nyo na maigi to, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Kung hindi sinabi ni Dada yan, di ba? Abay, sino ba ang nakinabang nun? Sino ba ang nakinabang noong pambabastos na yun? Tayo ba? Nakagain ba tayo ng support because of that? Hindi, tanungin ko kayo. Lawakan yung isip nyo, maging magaling kayo. Huwag kayong gumaya sa kanilang mga tanso. Kasi mga tanso na yan, babaw ng utak niyan eh. Mga utak niya nasa talampakan eh. Mga utak niyan, durog. Isipin ninyo,
it's the result that really matters. Ano ibig sabihin? Anong naging resulta ng pambabastos na yun? Nakagain ba yun ng support? Lumaki ba ang crowd ni Sara Duterte because of that? Di ba? Kaya nga dapat mapagmatsyag kayo eh. Nakatulong ba yun? Hindi. Kung sa tingin ninyo ang pambabastos ay tama, ay gunggung pala kayo. Hindi dito kay Banatbay. Dahil kami, kahit kalaban namin, si Trillanes nga, kinamayan pa ni Mokay nung nasa Senate eh. Bakit? Hindi tama. Respect is something you binibigay mo not on the person, but on the title of the person. Always remember that. Lalong, itong busit na busit ako eh. We claim to be a Christian nation, but we forget Romans 13 verse 1. We respect the authority. Ibig sabihin, respetuhin mo. But you can disagree in a respectful way. You understand? Yun ang importante dyan eh. Hindi ibig sabihin sasang-ayon ka, pero hindi mo babastusin. Kasi mali ang pambabastos ng harap-harapan. Tama yung sinabi ni ano eh. Ni Dada eh. Ano sabi niya? Eh kung yan kaya ang ginawa kay Pangulong Duterte, yan kaya ang ginawa kay VP Sara Duterte, sabihin ng mga dilawan, ng mga tanso, tama yan, okay ang ginawa. Okay ba sa atin yung ganun? Bastusa na lang ba tayo? Sige nga ho, pakisagot niya. Bastusa na lang ho ba ang gagawin nating mga Pilipino? Kung yan ang inyong pinaniniwalaan, yan ang attitude ninyo, ibahin nyo kami mga banateros. We disagree with opinions and policies of the government, but we will not disrespect that way. Mali yun, mga kapatid. Diba? Yun ang ano dyan eh. So yung mga nagpipilit dyan na kailangan ganun, hindi. Alam mo, you can disagree. Disagree with Romualdez, disagree with the Marcoses, disagree with the House of Representatives, pero hindi yung babastusin. Diba? Ang tama niyan, kaya nga ibig, ano gusto ninyo gawin ng militar? Diba? Alam nyo, we need a peaceful transition. Yan ang importante sa lahat. If you disagree with me, okay, na gusto nyo wild, gusto nyo gulo, please get the fuck out of my channel. Okay? Hindi ho kami ganyan. Okay? We will disagree and if there is a move from the AFP, legal move, legal ah, ginawin natin, legal move from the AFP. We would support that. It's a bit na legal move. Only legal move. Only legal things we will support. Pero yung gagawa ng hindi tama, hindi ho ako susupport. Kayo na lang po. Diba? Kayo na lang po. Not me. Hindi ho ako ganun tao. Ako lahat ng legal na... At saka ganun din si Pangulong Duterte. Legal ang lahat. And ang galaw ng military to protect the Constitution, it's a legal move. Ayan, tama yan. Oh. Wala nga, isipin kaya nga itong mga ito eh. Itong mga gunggong na mga tanso. Tanso pa rin kayo. Kayong mga tansong nagbago na, nagsisi na. Ha? Makinig kayo na mabuti sa akin. Kayong mga tanso na nagbago na at nagsisi na kuno. Huwag nyo kaming gayahin sa inyo. Hindi nyo kami katulad. Pasensya na. Kami noon, grabe ang batikos nyo sa amin. Grabe yung pandudurog nyo sa amin. Grabe yung pambabastos nyo sa amin. Hindi kami natinag. Kung gusto namin ng pera, putang ina di sana nag-unitay na kami. Sa tingin nyo, kung gusto namin ng pera nun, eh campaign yun. Doon bumabaha ang pera. Di sana nag-unitay na kami. Bakit ngayon pa? Di ba? Kami po ay naninindigan sa aming paninindigan. Rodrigo Roa Duterte ang aming sinusuportahan. Ulitin ko, read between the lines. We support Rodrigo Roa Duterte. Ulitin ko pa sa mga bungol. We support Rodrigo Roa Duterte. Meron pa bang bungol dyan? Ulitin ko ulit. We support Rodrigo Roa Duterte. That's it. Diba? Kaya kayo mga nag-iimbento dyan. Hindi ako sure ha, kung yan ang sinabi ni Bagong Lipunan and who the fuck is that Bagong Lipunan. I really don't know him. Sorry ha, hindi po talaga eh. Ang alam ko lang, kasama yan sa mga nagsisikuno. Di ba?
kung sinabi mo man ako ay bayaran, kung sinabi mo, kung sinabi mo man ako ay nabili, patunayan mo. Dahil yan, daldal mo, tae yan. Sa totoo lang, tae ang daldal mo. Kaya kitang harapin. Yung problema sa'yo, wala ka naman sa Pilipinas dahil punta ka sa Pilipinas, dito ka magsalita. Duwag ka kung hindi mo gawin yun. Di ba? Duwag ka. Dadaldal ka, nasa ibang bansa ka, leche ka. Umayos ka. Kung talaga matapang ka, halika, magkita tayo sa Pilipinas. Sabihin mo sa akin, harap-harapan, bayaran ako. Baka gusto mong sampalin kita ng wallet kong ano, coats. Hindi, wala po ako wallet na coach. Umurahin lang po ako wallet ko. Biro lang po yun. Nandiyo-joke lang ako. Ayan lang po ang wallet ko. Tinan mo, may tali pa. yan lang. Hindi kasi na-irita ako doon sa mga tapang-tapangan eh. Nasaan ba yung lintik na yan? Ang tapang-tapangan eh, di ba? Kasi, alam mo, bago lipunan, eto ako, ikaw talaga nagsalita na ganyan. Huwag ako. Ginawa nyo na sa amin yan eh. Ha? Binastos nyo na kami nung nakaraang eleksyon eh. Tapos ganyan, babastusin nyo kami? Kami nandito? Kami yung ever since ayaw kay Marcos? Tapos babastusin nyo kami ngayon? Sasabihin nyo, kayo may pulul. Yun lang masasabi ko sa inyo. Winner yung wallet mo ba? Hindi ko tayo mahilig sa mga brand. Sa katunayan, ito. Kala mo branded, di ba? Parang sobrang sale nito sa outlet. Sobra. As in, ang baba. Less than 1,000. Kaya nga, kayo mga OFW, matuto na kayo nang pipiliin na kayo nang makipakikinggan ninyo. E de, sige, sabihin ko sa inyo. Yung mga nagpakalat ng fake news noon, na keso si Marcos ganito, keso si Marcos ganito. Tapos, naniwala kayo noon. Ngayon, nagbago na sila ng tono. Sa tingin ninyo, hindi kayo niloloko? Di ba? Sa tingin nyo, hindi kayo niloloko? Anong assurance ninyo? Eh, niloko na nga nila kayo noon. Huwag kayong gumaya kay Katniel. Kilala na si Katniel, si Katrin. Diba? Ang balita, di umano, allegedly. Eh, hindi lang first time daw ni Daniel Padilla yun. Diba? Kaya nga napuno na si Katniel, si Katrin. Kayo, papaloko pa rin ba kayo? Niloko na nila kayo noon, pinaniwala kayo na okay ang mga Marcos. Ngayon, maniniwala ho uli kayo. How sure na hindi siya nabubudol ngayon? Oh, how sure na hindi kayo pinasasakay lang? Eh kami, hindi ko kami, kung ano yung sinabi namin noon, na si Isko ang mabilis kumilos, na si Isko ang pwedeng presidente, dahil talaga nga naman in 3 years, ang dami niya nagawa. Hindi kami nagbago noon. Sa katunayan, inaantay namin si Bongo noon. Pag tumakbong presidente si Bongo kami noon. Kasi yun ang i-endorse ni Pangulong Duterte. Solid kami. O diba? Tapos kami pa dadamay ninyo. Basta huwag kang magtulpo. Bakit nasali si Tulpo? Tumatakbo pa si Tulpo ngayon? Diba? Wala naman si Tulpo. Bayaran ka daw, sabi ni Isko, ulul. Wala nagsasabing ganun. Huwag mong ano yun. DDS lang ako. Yan lang. Bayaran ka ba ni Isko? Paanong bayaran? Wala ngang pera. Alam mo kung may pera si Isko, di sana panalo na si Isko. Bira kayo, oo. Eto, yung mga Iskonyan. Sino mga Iskonyan dito? Taas sa mga paa. Yung mga Iskonyan dyan. Nakita nyo naman, naglibot, di ba si Isko? May, nakikita nyo sa mga, ang tawag dito, dun sa mga pinuntahan. Di ba wala nga masyadong tarpulin si Isko? Kasi nga po, walang pera si Isko noon. Wala ko siyang, alam mo, pag ano nga, napaisip nga ako isang araw. Eh, sabi nila, ano, di ba laging tinatanong, what went wrong with Yorme candidacy? Hindi siya naglabas ng pera. As in, wala. Nagpupunta kami sa probinsya. Wala akong nakikitang tarpulin niya. Walang entourage na bayad. Wala yung mga nakatarpulin sa kalsada. Talagang gusto niya kasi organic lang. Iyon yung feeling kong isang pagkakamali ni Isko. Na, actually, hindi na naman pagkakamali. Parang failure, ika nga. Is masyado siyang idealistic. Kasi din nakakausap ko siya. Naalala ko nun. Okay, nakakausap ko nun. Organic ang gusto niya. Sabi niya, ayaw niya nang naglalabas ng pangkat. Kasi sinabi ko sa kanya, sinasabi ko sa kanya, Yorme, kulang tayo ng tarpaulin dito. Bakit kaya yung mga tao dito hindi nag-ano ng tarpaulin? Tapos sinasabi ko, mga artista, wala. Kung may pera si Isko, edi sana punong-puno ng artista. Eh, sa katunayan, sinabi ko pa nga. Ito, sinabi ko pa nga. Yorme, amo ka, girls, magpe-perform libre.
dalhin, ikaw nang bahala, sa, basta dalhin mo lang sila doon sa probinsya, kami, yung talent fee namin, wala na. Libre na. Alam mo, sagot sa akin, wala tayong pantikit eh. Wala tayong pang-hotel. Ah, ganun ba? Alam mo na ako magastos, eh, wala naman akong pera. Kung may pera lang ako, di sana ako nang gumastos. Diba? Hindi, yun ang totoo. Kung may pera lang siya eh. Di sana, ako na lang gumastos. Kaya lang wala talaga siyang pera. Inahanap lang po nila yung lupit mong pagbanat. Eh kasi nga po, sir, mga ma'am, nandi dito po tayo nagbabakasyon. Eto, ipapaliwanag ko na naman. Pakipaliwanag na lang sa mga bobo na yan. Pasensya na, pero bobo talaga eh. Pakipaliwanag. Alam mo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Value, appreciate your family. Someday, mawawala sila. It is sad, but it is true. It's a reality, but we have to accept it. Our parents, our family someday, mauuna na. Magsisisi ka pag hindi mo sila binigyan ng oras. Sa isang taon, 12 buwan, isang buwan lang ang binibigay ko sa aking magulang. Ipagkakait nyo pa. Ipagsasabihin nyo pa, ba't di ka bumabanat? I'm giving all my attention to my family, to my parents, especially my dad. You know why? You know why? Let me tell you something. Let me tell you a simple, and let me confess it to you. Bata pa lang ako, workaholic na ako. Grade 4 pa lang ako, nagsimula na ako magbanda. Nagtatrabaho na ako niyan. Hanggang tumanda ako, nagtatrabaho ako. I never spent time with my family. My mom got sick, nagkaroon ng cancer. I never spent time with her. Kahit may sakit siya. Why? It was installed to me by my family to work, work, and work. Hard work. And I did that. That's why nakaabot ako sa ganitong level. Dahil nagtrabaho ako. Sa katunayan, isa lang ang motto ko noon. You know what's my motto? Rest when you're dead. That's my motto for my entire life. Rest when you're dead. And sad to say, OFW ako noon, nasa Qatar ako noon. Talagang dahil may cancer nga ang aking nanay, bumagsak na yung health niya. And I was performing, nandun ako sa ibang bansa. I was crying. Sabi ko, Lord, give me just last chance. Pauwiin niyo ako. Huwag niyo naman munang kunin ang nanay ko. And that's what happened. After our contract, umuwi ako. In that month, I stayed beside my mom. Umiiyak ako. Kinakantaan ko siya ng praise and worship. Sinishare ko sa kanya ang kabutihan ng Panginoon. And namatay siya. Kitang-kita ko sa aking mata. And one thing I realized, I only gave her 1 month para makasama siya. I cannot do that again to my dad. As much as you can spend time with your family, do it. Give time. Sa buong taon, alam mo, may nakita ako nagpakamatay na naman ng Koreano na pop star. This world is so lonely. Japan is a lonely world. Sa totoo lang, yung mga tao dito, they're so lonely. How do you know that people are lonely here? Because they're creating entertainment 24 hours. Why? To make them happy. Diba? Ganun yun eh. Alam mo, aanuhin mo ang lahat, fame, pera, kung hindi mo naman makakasama ang tunay na nagmamahal sa'yo. And that's your parents. Wala nang iba. Kaya nga, this is my warning to all the bloggers, influencers. Huwag kayong malunod sa fame. Content. Utang ina ninyo. Gusto nyo pa rin content. Nagsiselebrate na kayo ng Pasko with your family. Marami sa inyo, content pa rin ang iniisip. Instead of spending time with your family, quality time ha. I don't even, hindi, iba kasi yung you spend time together. Pero ikaw, tapos ang utak mo nasa live, utak mo kasi tapos magbibideo ka. Ang nasa isip mo, when I say quality time, kwentuhan kayo. Diba? Kasi marami ka pang hindi alam sa magulang mo na ginawa nila noon just para makabangon ng pamilya mo na hindi mo alam yun. Eh dahil ikaw, you just took them for granted. Tapos iiyak ka ngayon
pag namatay sila, iiyak ka. Nagawa kita, nagsisisi mo eh. Gago ka pala eh. Nung buhay hindi mo sinama, nung buhay hindi mo pinasyal, nung buhay hindi kayo nakipagkwentuhan, tapos iiyak ka pag namatay. Tama mali. Okay. Tama mali. Kaya ako, I don't want, ito isang bagay na sasabihin ko sa inyo, ayokong mamatay at ilagay doon sa aking, yung alam mo yun, yung sa ganun, ha? Ano nakalagay doon? A good blogger. Ano nakalagay doon? Famous blogger. Ayoko ng ganun. Ang gusto ko pag nakalagay doon, a good son. A loving son. Ganun. Tanginan nyo. Ako pa sasabihan nyo ng ganyan? Mga hindot kayo. Di ba? Ito nga yung nakakairta. Sasabihin nyo, mahal ko si Pangulong Duterte. Gunggong. Hindi nyo nga mahal yung tatay ninyo, Pangulong Duterte pa. Sasabihin nyo, mahal nyo. Di ba? How stupid you are. You would idolize and you would fight for my country. I will fight for my country. Lalaban ako. Yung mismong pamilya mo, hindi mo kaya mahalin. Kasi sabihin mo, I will fight for my country. Sampal ko sa inyo itong mikropon. Di ba? Tapos paki, sasabihin mo. Kaya ako nahihirita niya sa mga tanso na yan eh. Alam nyo, yung mga iniidolo ninyong mga politicians, yung mga binabanatan ninyong politicians, nandyan lang yan. Pero yung magulang ninyo, one day, alam nyo, dami ko nakikita sa social media, unti-unti nagkakamatayan na. Yung mga kaibigan nyo, bigla mo na makikita, yung kaklase mo, patay na. Hindi tayo, walang biro ito, ha? Diba? Ayon yung pag-usapan yan, eh. But this is the truth, it's a reality of life. Makikita mo, yung dati mong kaibigan, namatay na. O si ganito, namatay na. O, diba, nakikita nyo yan. Tapos, tsaka nyo sasabihin, ha? Yung dapat pala ganito ginawa. Kasi nga, alam mo, Biblia na mismo nagsabi, learn to number your days. Ibig sabihin po nun, kailangan mong titingnan ang pinaka mga mahalagang bagay. Bilangin mong panahon. Your family will not be forever with you. Pero yung mga lintik na iniidolo ninyo, na pinaglalaban ninyo, walang pakialam sa inyo. Ulitin ko ha? Yung mga pinaglalaban ninyong politiko, mga iniidol ninyong government official, o kung sino man dyan, sa totoo lang, they don't even fucking care about you. They don't even know you exist. Pero yung parents ninyo, family ninyo, na nagbigay ng buhay sa inyo, na naghira para sa inyo, hindi nyo man lang bigyan ng panahon sa isang taon? Hindi ko nga sinabing forever. January, I'll be back. January to November again, kahit kalabaw na naman ako, gabi-gabi na naman akong nasa show ng Mocha Girls, gabi-gabi na naman akong bumabanat. Di ba? Walang pahinga. Tapos yung isang buwan lang, hello? Hindi, ito lesson to sa lahat. Hindi lang ito doon sa mga vlogger na. Kaya kayong mga hindot na mga tanso dyan, tanso pa rin kayo. Yan ang masasabi ko. Hindi nyo pa rin naintindihan ang ibig sabihin ng tanso. Baka akala nung ibang ibig sabihin na natin ng tanso yung mga sumuporta kay Marcos, hindi lang yun ang ibig sabihin ng tanso. Ibig sabihin ng tanso, fake. Huh? Walang, in other words, ano ibig sabihin ng tanso? Yung gold, di ba? Gold na peke o yung wala. Ibig sabihin yung ano lang, ibig sabihin walang halaga. Yun ang tanso. Actually, napalive lang ako ngayon kasi nga napanood ko yung PMAer na nagbabala. Kaya tayo nag-live. Kaya sabi ko nga, mga asar pa ako, magpapalit ako ng konti. Sige, magbablog lang ako tungkol sa bakasyon ko. Mga animal kayo, makadikta kayo. Kung mag-live ka, kailangan ka mag-live. Wow! Pinabayaran nyo ako? May patiket to, Kailangan mag-live, kailangan may live. Ano to, istasyon ng telebisyon? Istasyon ng telebisyon to, kailangan mag-report pa rin habang nagbabakasyon?